Sige! Isara ninyo lahat ng pasugalan at iligal ang negosyo. At sino ka para ipasara ang negosyo ko, ha? Baka hindi mo kilala kung sino itong kaharap mo. Ako ang hari sa lugar na ito. Kaya teritoryo ko ito. Ang kapal ng mukha mo. Anong karapatan mo para angkinin ang pag-aari ko? Umalis ka ngayon din sa teritoryo ko. Ah, ganon. Gayon, teritoryong pa ba ang lugar na ito? Di ako natatakot sa baril mo. Teritoryo! Kwento ng agawan ng teritoryo ng dalawang taong may masidhing angkinin ang iisang lugar. Ang isa ay upang magpayaman pa at ang isa naman ay para sa pagmamahal at pagmamalasakit sa ari-arian at lupain na naipundar ng kanyang ama. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radio Philippines. At ngayon mga kaibigan, narito ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Ang ibig kong sabihin ay pwede ka na lamang maghanap ng trabaho dito sa atin para hindi ka na mapapalayo sa amin ng itay mo. Ah, may kumakatok. Bakit pa kaya kakatok yan eh? Bakit pa kaya kumakatok yan? Bukas yan! Buksan mo nga ang pintuan. Anak. Tito? Kumusta na ang itay mo? Mabuti naman po ang itay, Tito. Bumasok po kayo. Nay! Nandito po si Tito! Oh, bakit naririto ka sa labas? Kumusta ng tito? Halika na nga dun sa loob. Ang init-init dito eh. Dumito muna tayo. Huwag muna tayong pumasok. Ha? Eh bakit naman? Ang init-init dito sa labas eh. Malinsakan pa. Mabuti doon sa loob ng kwarto ng tito kasi may aircon doon. Hay nako! Magiging mas lalong makakaramdam ka ron ng alinsangan kung papasok ka. Ano? Bakit naman? Sira na bang aircon doon? Alam mo, nandun si Tito Ignacio. Ha? Anong ginagawa niya doon? Ano pa? Binibisita ang itay? Hmm? Marunong din palang bumisita sa may sakit na tito mo, no? Siyempre naman. Sa'yo lang naman may topic si tito eh. Teka, ano kaya kung pumasok ka na lang sa kwarto ni itay? Ha? Para ano pa? Para saktan niyang muli? Gusto mo na naman bang magkabali-bali ang buto ko? Eh, hindi ka naman magpapakilalang ikaw si Jonas eh. Eh, sa tagal ng panahon hindi ka niya nakikita. Posibleng hindi ka niya makikilala pa, lalo na't iba ang haircut mo ngayon. Hmm? Ay naku, insan, sakali mang gustuhin na niyang makita ko, sorry na lang siya. Dahil ako naman ang hindi magpapakita sa kanya. Hmm? Ngayon pa, na pwede na akong tumayong mag-isa sa sarili kong mga paa. Ano? Ito naman, patawarin mo na si Tito. Total, napakatagal ng panahon yon. Oo nga, matagal na nga ang panahon ng lumipas at matagal na rin naghilom ang mga sugat na natamu ko mula sa kanyang pambubugbog sa akin. Pero ang sugat sa puso ko ay nananatiling sariwa. Kaya kung ayaw niya akong makita noon,
ayaw ko na rin siyang makita ngayon. Jonas! Oo, at bilang bodyguard ko, gusto ko kasama kitang lagi sa lahat ng pupuntahan ko. Eh, wala pong problema, sir. Wag ko kayong magalala. Kaya-kaya ko kong gampanan ang pagiging driver at bodyguard niya. Pero, sir, meron lamang ko akong itatanong sa inyo. Ano yun? Bakit po kayo kukuha ng bodyguard? At bakit ako ang gusto ninyong driver at bodyguard ninyo? Kung maaga-aga ka pa sana eh, nadaanan mo dito ang papa mo. Talagang maaga po ako kaso hinarang ko ni Marby. Sinabi niyang narito ang kapatid ninyo. Oh, sinabi na pala ni Marby na naririto ang papa mo eh. Bakit hindi ka pa pumasok at nang nagkita naman kayong mag-ama? Para? Bugbugin ako ulit? Ganon? Matagal na yun. At palagay tama ko na naman. Tama na tita. Huwag na ho nating pag-usapan ng tungkol sa kapatid ninyo. At bakit ba hanggang ngayon eh, hindi mo pa rin matawag-tawag na papa ang papa mo? Itinakwil mo na ba ang papa mo? Bakit ho ba, tita? Sino ho ba sa aming dalawa ang naunang nagtakwil? Hindi ho ba siya? Hindi nga ho siya nakontentong itakwil ako eh. Binugbog pa niya ako. Iho, matagal na yun. Tita, matagal na naghilom ang mga pasako gawa ng kanyang pambubugbog. Pero ang sugat na dulot ng kanyang mga binitawang salita sa akin ay hindi pa rin naghihilom. Iho, alisin mo na yung mga make-up niyan at hubarin mo yung paldat blouse na yan. Baka biglang dumating ang papa mo, magagalit yun. Hindi pa yun darating, tita. Dahil malaya ang biyahe niya. Sa Iloilo pa siya pupunta. Kaya no worry. Ano ka ba naman? Iloilo, 15 minutos lang ang biyahe. Kung sa aeroplano siya sasakay. Eh kaso, sigurado ako na sa barko siya sasakay dahil takot yun sa aeroplano. Kaya bukas makalawa pa ang dating noon. Sir, may iba pa rin po ba tayong pupuntahan? Hindi na kasi ito direksyon ng pauwi sa bahay nyo eh. Okay lamang ba, iho, kung pagugupitan natin yung buhok mo? Oh? Huwag mong mamasamain. Pero ayoko kasi ng ganyan ang itsura mo. Para kang saan ganong tingnan. Ang haba-haba na kasi. Bakit? Mukha ho ba akong saan gano'n talaga? Kung hindi ka nga lang nirekomenda noon ng mekanikong si Agoy, hindi kita tatanggapin mag-extrang magmamaneho sa akin sa tuwing day off ng driver kong dati. Ganun po ba? Kayo, kung anong ikakapanatag ng loob ninyo, masusunod po. Pero okay lamang ba sa iyo, iho? Nang panibagong hairdo? Ay, oo, sir. Kaya lang naman po, napapahaba ang buhok ko ng ganito eh. Naghihinayang ako sa ibabahayin ko sa barbero eh. Ibibili ko na lang ng pagkain namin mag-ina kaysa ibayad ko pa sa barbero. Huwag kang mag-alala. Ako na ang bahala sa bayad ng barbero para malinis kang tignan lagi. Thank you.
Adela, himala. Napasyal ka ngayon dito. Kanina ka pa ba? Eh, hindi mo man lang ako tinawagan at sinabing naririto ka at nang umuwi ka agad ako. Ah, siya nga pala, kumusta na ang asawa mo? Okay na ba siya? Okay na rin siya. Nakakalabas na siya ng bahay, yun nga lang. Hindi na siya pwedeng pumunta pa sa bukid. Mabuti naman kung ganun. Ang mabuti pa ay yayain mo siya minsan dito sa bahay at nang hindi siya parang preso sa bahay ninyo. Hayaan mo. Pag magaling na siya, yayayain ko siya dito. Asya nga pala, kuya. Saan ka ba nagpunta at ginabi ka? Pauwi na sana ako nang buksan ko tong pintuan eh. Ah, may pinuntahan lamang kami ni Diego. Nakita yung wallet ko. Ha? Wallet mo? Saan mo ba iniwan? Naiwan ko lamang dito sa kusina eh. Nasaan ba? Eh kung naiwan mo lamang dito sa kusina, edi naririto lamang yon. Hanapin mong mabuti kasi. Eh dito mo nga lamang naiwan yun. Nilapag ko din sa lamesa. Ano? Wala. Dito mo lang nilapag sa lamesa? Oo. Eh hindi pwedeng mawala yon. At hindi ako nagkakamali. Dito ko lang nilapag sa lamesa. Jiko, tulad ng sinabi ko, kung dito mo lang naiwan sa lamesa, nandito lang yon. Wala pa namang ibang tao dito eh. Kulang naman naririto eh. At ang labandirang siningay. Kung hindi ikaw ang kumuha, Inday. Singa. Singa ang kumuha ng wallet ko. Ano? Hoy, Jiko. Talagang hindi si Mingay ang kumuha ng wallet mo dahil hindi pa pumapasok si Mingay. Ani naman niya yung wallet mo eh. May sweldo naman siya dito. Bulok pa. Anong bulok na sinasabi mo? Hoy, branded ng wallet ko na yun ha. Mahal ang pagkakabili ko doon. Kesyo mahal o mura, kahit may lamang pera yon, hindi yun pag-iintresan ni Mingay, no? May balay ko. Malaki ang halagang nasa wallet ko yun. Malaki ang laman. Ha? Kahit ang matinong tao eh, sisiguro ding maguguyo pag nakuha yung wallet ko na yun. Walang hindi magnanakaw sa laki ng halagang nasa wallet ko. Ay, ilabas mo na. Pinagbibintangan mo ba akong nagnakaw ng wallet mo? Ha? Pinagbibintangan mo ba ako? Ewan ko. Basta ang akin lang. Iniwan ko yung wallet ko dito sa lamesa. Ngayon, nawawala na. Ilabas niyo na! Biday, kanina mo pa nailigpit ang pinagkainan. Bakit hindi ka pa kumain? Mag-aalas dos na ng tanghali ah. Oh, Inday, bakit? Bakit ka umiiyak? Paano naman kasi, ma'am? Sa tanang buhay ko, ay ngayon lamang ako na pagbintangang magnanakaw. Ha? Pinagbibintangan ka ni Kuya. Tinawag kang magnanakaw ni Kuya Ignacio? Hindi po si Don Ignacio ang nagsabing magnanakaw ako, ma'am. Eh, sino kung ganun ang tumawag sa'yo ng magnanakaw? Sino? Si Diego po. Ano?
Ang Diegong yun? Gumagawa na ng intriga? Huwag kang mag-alala. At sasabihin ko yan kay Kuya. Sige na, tahan na. Huwag ka nang umiyak. Ang importante, hindi ako o ni Kuya ang nang bibintang sa'yo. Dito mo lang mag-isinabit sa harap ng ref ang cheque na ito. Nasaan na kaya? Eh, hindi kaya nalaglag ko. Sir, good morning. Tara na po. Mag-ala City Media na po. Ta, alas 8 kasi yung oras ng meeting ninyo eh. Oo nga eh. Kaso hindi naman ako makaalis. Dahil hinahanap ko yung cheque. Oh, cheque? Oo. Cheque yun na ibabayad ni Biday sa kuryente sa isa kong opisina. Bakit o? Si Marang Biday din po ba ang nagbabayad ng bis ng iba ninyong opisina? Oo. Mula sa pulay, siya na ang nagbabayad ng lahat ng bills dahil tiwala na ako sa kanya. Ah, ganun mo ba? Baka naman kinuha na ni Manang Biday yung sinasabi niyo at binayaran na. Eh, hindi pa niya alam na ngayon siya magbabayad. At isa pa, kakalagay ko ba lang dito yung cheque, kani-kanina lang. Ah, kung ganun, yun yung nakita kong kinuha ni Manang Biday kanina. Magdapat ka sa akin. Kinuha mo ba yung cheque kanina, hindi ba? Hindi ho. Wala pa ho kayong binibigay sa akin, sir. Wala pa nga akong ibinibigay sa'yo. Eh, pero isinabit ko din sa may ref. Wala pa rin akong kinukuha ang cheque sa ref, sir. Eh, bakit ang sabi ni Diego, nakita ka raw niyang may kinuha sa ibabaw ng ref? Oh, natahimik ka. Kinuha mo yung cheque, hindi ba? Hindi ko po kinukuha, Don Ignacio. Maniwala po kayo sa akin. Wala po akong kinukuha ang cheque. Pero nakita ka ni Diego. Ah, sandali. Diego! Diego, halika nga rito. Sir, ano yun? Ano yung sinasabi mo sa akin kanina na kinuha ni Biday sa nakasabit sa harapan ng rep? Hindi ba yung cheque? Hindi ko po alam kung cheque yung kinuha ni Biday. Basta ang alam ko, papel na kulay puti. Wala ka nang ibang kukunin dyan, ha Biday, kundi ang cheque. Eh ngayon, ipagkakailan mo pa ba na kinuha mo yung cheque? Ipagkakailan mo pa ba? Ay, kabayong mapanghi. Ay, opo, kinuha ko po iste. Ay, hindi po. Wala po akong cheque'ng kinukuha. Wala po talaga, sir. Maniwala po kayo sa akin. Kilala po ninyo ako. Huwag mo nga akong daanin sa paiyak-iyak mo. Bakit mo kailangan kunin ang cheque na yon, ha? Nagkukulang na ba ang ipinapasahod ko sa'yo? Kung nangangailangan ka ng pera, bakit hindi ka nagsabi sa akin? Total, pahihira namin naman kita. At hindi mo na kailangan pang kupitan o nakawan ako. Naman, bakit mo naman pinagalitan si Biday? Mangiyak-iyak na nagsumbong sa akin yung bata eh. Sa tinagal-tagal na niya dito eh. Kahapon mo lamang siya pinagalitan ng ganoon. Sinigaw-sigawan mo pa raw siya. Eh paano hindi ko sisigawan? Eh kinuha ba naman ang cheque? Pambayad yun ang kuryente sa opisina ng negosyo eh. Tignan mo nga nangyari.
Naputulan tuloy ng kuryente. Naputulan ng kuryente? Paano naputulan? Eh, on time ka naman na nagbabayad ka mo ng kuryente, ah. On time nga akong nagbabayad. Kaso, hindi ka agad sinabi sa akin na hindi pa nababayaran ng kuryente ng opisina ng negosyo mo. Eh, sa dami ba naman ng inaasikaso ko? Eh, malalaman ko pa ba ang maliliit na detalye niyan? Ang ibig mong sabihin, kinuha ni Biday ang tseke para sa electric bill? Oo! Sigurado ka bang si Biday ang kumuha ng tseke, Kuya? Eh, wala namang ibang pumapasok sa kusina kundi siya. Kuya, hindi lamang si Biday ang pumapasok sa kusina. Eh, sino pa bang iba? Hindi ba siya lang nakakapasok sa kusina? Eh, si Diego. Hindi kaya siya? Hoy, Adela, huwag mo ngang intrigahin si Diego. Dahil mabuting tao si Diego. Hanggang kailan kaya maluloko ni Diego si Don Ignacio? Mga kaibigan, huwag ninyong kaligtaang subaybayan ang pagpapatuloy ng ating dulang pinamagatang Teritoryo! Mga nagbibigay buhay sa ating dula ay sina Mayra Abrihal Narnola, Susan Malignam, Robert D. Guzman, Jun Cabato, Amy Diaz, Oscar Ora. Technical supervision at sa musika ni Oscar Ora. Nilapatan ang tulog ng inyong lingkod. Mula sa panulat ni Andrea Solar at sa direksyon ni Jun Cabato. Teritoryo! Inihahandog sa inyo ng F3 Recording Studio para sa Pambansang Radyo ng Pilipinas, Bombo Radyo Philippines.